Yes, or to 1 hour. So take note of the following chapters and verses for this specific lecture or message. Basahan ng Diyos inyong balay. Ayaw mo pagsalig din hira. Luke chapter 21, Matthew chapter 24. Luke chapter 21, Matthew chapter 24. Minimum na na. You can add more. So Mark 13 ko no. So ayaw ko magbasa rin sa Luke 21. So, but you read the whole chapter Luke 21, Matthew 24. Luke 21, Matthew 24, Mark 13. Kanawa na ito, ha? This is Luke 21, sukot sa 25. Lingon din, he. And there shall be signs in the sun, in the moon, in the stars. Upon the earth, distress of nations. With perplexity, the sea and the waves roaring. What a description. The sea and the waves roaring, distress of nations. Men's hearts failing them for fear and looking after those things which are coming on the earth. Things coming on the earth. For the powers of heaven shall be shaken. And then shall we see the Son of Man, meaning Yeshua, coming in a cloud with power and great glory. So, balik na si Yeshua. And when these things begin to come to pass, meaning begins to happen, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. So, di na tangin maratul. Inuna, lift up, hapit na, wabok si Yeshua, coming na. Mura ba, babae nga, hapit na mga anak. So, ulan, magyuda. Mga manigihatag sa kasulatan nga analogy. Nga hapit na mga anak, sakitan. Di ba ka matalatan, masakit na, happy ka, pero you have to be ready and prepared. Di nang, happy man ko, di ako ka mag-prepare. There should be preparation and eager anticipation. So, di mo nang sumpay. Lift up your hands for your redemption. Meaning, kaluwasan. Kalau kato na kita, ilisda na itong lawas, ilisda na niya itong puloyanan, draweth nigh. And he speak, meaning Yeshua speak to them a parable. Behold the fig tree and all the trees. When they now shoot forth, you see and know of your own selves that summer is now near at hand. Kung mangutlot na kuno ang fig tree, unya ang mga kahoy mangudlok na haduol na ang ting-inip. Unsa ka sa punta ng ting-inip? Kung nag-discuss ron, magbasa. 31. Likewise, when you see these things come to pass, meaning katotong dibasa sunahan, know you that the kingdom of Yahweh is near at hand. Kunya, hinumdumi ang 32. This is the thing how yung gusto ma-share ninyo. Verily, verse 32, I say unto you, nagyong si Yeshua, this generation shall not pass away till all be fulfilled. This generation. So atong tubagon na nga lecture, kinsa man nga henerasyon. Nga di na mawa, matuma na ang tanan. Meaning, apil ang pagbalik ni Yeshua. Maanhin na ang butindog ng yan ay mayawin. This generation, kinsa na nga generation? Unya, ang uban, magduha-duha, di mo toho, ang verse 33, mo ito ba, sa mong duha-duha. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So ang langit o yuta, mahimong mawa, pero ang kulong ni Yeshua, kulong ni Abayawi, dili yun mawala, meaning 100% reliable. 100% kasaligan. Unya, magbantay tas kaugalingon. Ang uban, mayo magbantay sa uban, nakalimot magbantay sa kaugalingon. Ato lang yung hinungduman yung son, ang kaluyahon sa lahing tao, di makalaglag ni mo, di makalaglag na ko. Ang makalaglag ni mo, imong kaugalingong mga kaluyahon. Ang makalaglag na ko, akong mga kaluyahon. So nga matay ang ibantayan, unas tanan, atong kaugalingon. Kaya gusto matang maluwas. Gusto ko po na maluwas ang uban, pero gusto ko kasi sila rin maluwas, kita lang lang. Pinso po ba mo? Ang nga, kung magbantay ta, una na itong batayin atong kaugalingon.
Kay ang kaluyahon sa uban di makalaglag nato. Ang atong kaluyahon mo'y makalaglag nato. Mo nang kanunay jud mo ingon dire, salvation is a matter of personal responsibility. Ikaw yung maningamot, ikaw yung maningkamot, ikaw yung munimo. Mura ko ni mukaon, huwag ikaw mukaon, isumura ni mukla, hindi man ikaw mabusok, ang ikaon nung yung mabusok. Wala, ingin naram mo, busy mong wari, friend, ako niyang buhat, ikaw sa likaon, dito para na ko, kaya ikaw mabusok. Inga na ang salvation, inga na ang kaluwasan. Ang muhimo, mao'y makaangkon sa kaluwasan. Unya, hingon na verse 34. Take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with self-pity. Meaning, mahiluan sa mga paningkamot ng kalimutan. Tinuod ba yan yun eh? Gagha na to nga, mura bang nakalimot na paningkamot ng kalimutan na itong yung major. Di man at sayo. Di man at sayo ba? Pero mahimo ang sayo kung mo na itong first priority. Kaya sa kasulatan ni Hoseas, seek first the kingdom of Yahweh. Muna yung first priority. Kanyang paningkamot ng kalimutan na second priority na rin. Mura ang inaikabuntag, priority na ito, mamahaw yun na. Di nang ang priority, manulay kumuhok. Kung yung way kaon, siksik at tanawan, mahipon, mapabot yung naluya. First priority yun ang kaon, ang tubig. Second priority, ang sinina o kapanagway. Ayaw ko din ang, ah, sige, di na kumanulay, maturo ko siya na, kakaon na ipon na o. Pero muna ang priority, food, water. Okay? Take heed to yourself, lest at any time your hearts be overcharged with sorbiting. Drunkenness, cares of this life. Ang cares of this life, dili ni siya sayong by themselves. Nahimula ning sayo, pero na yung major over and above sa pagpangita sa kingharian ni Abayawin. Sayo pa niya namang ita, tagkwarta kayo tungkol ng balay. Uy, paeskwilas mga anak. Sayo. Apan mahimo nang sayo, mo na nay number 1 ang pagpangitas king harian mo na gi number 2 or gi number 3 or gi number 4. Unsa pa? Cares of this life so that the day of Yeshua's coming comes upon you unawares. So ang pagkabantay. Di mo sa busy na tadi katagabantay. Unya, kung mo abot ang panahon na ison, ningon dere verse 35, as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. So, sa ihatag niya sa kusganon na pahimang daw sa matagusa, watch you therefore, pagbantay kamo, and pray always that you may be accounted worthy. Kaling puntuhan na ma-accounted worthy ta. Kaya na kayo bang na-watch, niya wala po, baliwaan ang watch ta, di po ma-worthy. Watch and pray always that you may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Meaning, to stand before Yeshua. Balitas verse 21. Signs in the sun and in the moon and in the stars. Lingon niya na di na punumuhayan ang adlaw mulang dito. O siya makain hindi muhayan. Ang uban ng iskalipsin. It could be. But another reason for this, volcanic eruptions, bush fires. Kaya mo nga sa Australia, sa ilang sunog, sa ilang mga kakahuyan, kalasangan, na pila ng kabuwan, ang Sydney, na natarang-tarang, usap ng Sydney. The biggest city in Australia is Sydney, followed by Melbourne. Muna yung kadong syudad ako. Ang capital city nila is Canberra. Pero lang four biggest cities, wa mapil ang Canberra. The biggest city is Sydney, followed by Melbourne, followed by Brisbane, followed by Perth. One of the big four cities Australia. Ilang capital, Canberra. So nagsige na kasunog ang ilahang mga lasang, mga skahoy. Ang area nga nasunog, dako pastibok island of Luzon. Kaya dako pastibok land area sa state of Maryland, USA. Dako pa mas tibok lang area sa nation of Belgium sa Europe. So dako yun. Ang Sydney, di nalang makita ang adlaw o bulan kay ang niali sa ilang pananaw ang mga aso o ang mga kung sa'yo nga ng murag naga na lupad ng mga kakayo o embers nanghadlok sila kay pinakutok ang adlaw. Panalitan nila ato tinatakit ang adlaw o bulan mga kami kaya na may murag katapong. So kana verse 25, it could be kanang bush fires or fires, volcanic eruptions, it could be eclipses.
So doon ay something na makita na to. Kunyang volcanic eruption season, if you have been reading online news, kanang sa Taal Volcano, usa na longest running and most tragic volcanic eruption in history. 1754 AD. 7:54 AD, 7 kabuwan nang stop ang eruption sa Taal Volcano. As a result, ang ilang upat kalungsod na buried sa ashfall. Ang nahinungduman sa upat kalungsod, the towns of Laurel, Taal, Talisay, nalimot ko sa kataon. O niya, as a result, ang Taal o Tamoy, lungsod ba din ang Taal? Ang Taal maoy capital sa Unas, Batangas. As a result of that 1754 volcanic eruption of Taal Volcano, nga nablubong ang upat kalungsod nila apilang Taal, gibalhin nila ang capital sa Batangas to another town. Kung sa'y capital sa Batangas, ron? Lipa. Lipa. Lipa City? Is that the capital? Lipa. Basta kayo gibalhin. So, kung mga hinabo ni, ang sunod na verse ni, no? 26. Men's hearts failing for fear. Nakakusapan sa kahadlok. Nga naman. Nagahina po sa kalimutan, coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Kano mas shaken man? Kana ra ba magtanaw kanay mga volcanic eruptions o mga bushfires ang imong tanaw sa adlaw o buwan mura ka ingana-ingana. Kay mga electrical charges bitaw na. Kini butos pulkan, namubutosan ang liti, namubutosan ang kilat. Pati tos bushfires sa Australia, tingnan sila ka napadahang lightning. Unya, mura po ang imong tinanawan, gangana-ngana ang adlaw bulan. It could be like that o nagi literal na shaking of the planets. Sunod, so, ngayon. Verse 27. Then shall they say the Son of Man coming in the clouds with power and great glory. Balik na siya sa. When these things begin to pass, then look up, lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Malipay ka, hangat sa langit. Pero sa hindi tayo magkos kasulatan, wak tayo kanabangingon o direct connection ni Yeshua o ni Abayawi. Kaya itong number one priority, kanirang kalimutan na. Ang una na tingin mo, murag matarantar ka. O niya, muingon na tayo, ano naman eh, ano naman eh. Di tayo manistil mo nga na ito kasi Yeshua, hatang mong promise, I will be with you until the ends of the earth. Hindi mo siya mamaka. So, ingon din rin, sa the same account sa Matthew 24, Aritas Matthew 24, ang iyang account na ni Mo, gihapon ang pagbalik, gihapon ni Yeshua. O niya, niingon ang iyang sulte, unsa ilhanan. Ang iyang ilhanan, bahit gihapon sa fig tree. Niingon ang verse 32, Matthew 24, 32, Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender, and puts forth leaves, you know that summer is nigh. Unsa ang summer? As used in agricultural terms, summer is harvest time. Di ba? Tingnan niya ang summer? Ito ba? Kung ganyan ba yung mga agriculturist, di po farming. Tingnan niya ang summer. Unya mo niya, magbibo ang mga farmers ka, daghan sila kamot. O tingnan niya, yung sa himos, tingnan niya. O lang, yung sa himos, tingnan niya. Ahok man imong imong gihagbas. O sa tigomon, o sa sunogon. Di ba? Sunogon, ang di magamit, ang paayo, dandun sa imong barn, sa imong mga bodega, mga kamaling. Mga yung pasabutin eh. With some, kung namudlog na ko ng fig tree, anting init ha doon na meaning, ang paghukom, hapit na muabot. Ano sa paghukom mo ba, muabot? Inigbalik ni Yeshua. O niyo, sa mahina po inighukom, ang mga matarong into the kingdom of Yahweh, ang mga nautan, sunukon. So, this is a figurative way of saying na magkita ka nito sa fig tree na nangudlot na, na nalingsing na, hapit na ang tingani. Kung sa may ipasabot aming fig tree. Sa di pa nagtubakon, atong tiwasok pa sa verse 32, ningo si Yeshua, Likewise, when you shall see all these things, know that it is near, even at the door. Verily, I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. This generation, kinsa man ang generation? Nga di na mawa, generation man ang Abraham Lincoln? Generation man ni Washington?
generation ba na Napoleon Bonaparte? Generation ba na ni Alexander the Great? O generation na ni Julius Caesar? O kinsa nga generation? Ato nga kumabang taon-taon. Pero hinundong man ang kaisong ha, hindi ko na magkuhanuha sa pasidaan ni Yahshua. Kaya girepeat niya sa pagsundi ang sa Matthew 24:35 na nag-ingon, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So, mahimo pang langit kung ito tamawa, hindi ang pulong ni Yahshua. Karon, kinsa man ang generation nga di na may pass away. Una ang tanan matuman na. Atong pangutan o ng kasulatan, how long is one generation? There is a sa Psalms, there is a Psalms in Psalm 90 verse 10. Unsay giingon sa how long is one generation? Ang average edad sa tao, Psalms 90 verse 10, pila? 70 katuig. By reason of strength, mahimo mo 80. So atong itubag sa how long is one generation? 70 to 80 years. Karon kinsa man ang fig tree? Kinsa man ang fig tree gisgutan sa Matthew, sa Mark, sa Luke? Israel. In many verses and passages sa Old Testament, sa Jeremiah, sa Isaiah, sa Ezekiel, ang fig tree na simbolo sa Israel. So pangingon kon manalingsing mangudlot ang fig tree kapasabot sa mahimo nagbalik ng nasod ang Israel. Nawa man ang Israel isip nasod sa 70 ini. Nawa, 70 ini. From 70 ini, wa na ang Israel when isip nasod. Why nasod na ang Israel? Motong nintungha dahil on the 6th, 7th century ang Islam. Nag-angkon nga sila na ipuli sa Israel. Kaya sila puno kaliwat sa panganay ni Abraham nga si Ismail. Mitras ang Israel kaliwat na sa manghod nga si Isaac. Karon tunghapong mga Christians, mga 1700, 1800, nga sila na puli sa Israel. Daghang nag-angkon ng arman na puli sa Israel. Karon ang kasulatan kay di man mo'y di man mo'y lang gito na. Pagka 1948, natungha o balik ang Israel isip nasun. Nitungha balik Israel. Kano sa ito nga? Mayo 18, 1948 sa Gregorian kalendar. So ang ito magsugod o recall, anong tuiga? Kaya mo man na ang picture nga nanalingsing na. Karon then from 1948 to ganging 70 years. Pila man na? From 1948 to plus 70 years, that will bring us to 2018. Una ningon man nga mo sa ka-generation by reason of strength, may mong utsinta. So ang 2018, doon ka ng 10, 2028. Kanos aman si Donald Trump na himong president? 2016. Mag-election man sila rong 2017. 4 years pala, 2019. 16 sa nemo president, na-elected, pero ni Lincoln 17. Oh. 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 4 years pa lang nila, 4 years. So, pag Lincoln ni Trump, January 2017, hindi ako siya November 2016. Mau ba? November ba? Ila sa US? Pagka 2018, on sa game mong Trump? Kung sa game mong Trump? Dili pa. Kami yung nananang tinapuyawan. Ni withdraw sa Iran nuclear deal. Unya ang Israel i-recognize ang Jerusalem nga capital city. Dakong event to isoon. Kitawa kay ta kasabot krako na itong event. Ang tibuok Muslim world naglaban ang oh sa diha nga ang US ni-recognize na sa Jerusalem nga capital city of Israel. Girecognize na nga part of Israel. Nga ni hawak ko yun si Trump gikan sa Iran nuclear deal. Di ako man na to, pusok-pusok ng hitabong dagko nga muraog lain na manigdagan. Ni putusan ang nires Europe, lain na kong prophetic development, ang Britain gasigid lalis sa Brexit. Mugawa sila sa European Union, British exit, kung Brexit. O niya, mura to, gabi-drabira ba? Karong bagong eleksyon atong December 2019.
Hingaog by landslide victory si Boris Johnson. The new Prime Minister of England, ngaliingon, by January 31, 2020, ang United Kingdom will be formally out of the United of the European Union. So karong tuiga, January. Unya, ang nahinabo sa karong tuiga ni Khalid Kagbuto. Ang away ni Trump og sa Iran ni Khamenei, Ayatollah Khamenei. Unsa ilang lalis? Gitirahan ni Trump si Qasem Soleimani. Soleimani, Soleimani. Unya pagtira gikan ito siya sa Damascus kuno, niabot sa Iraq. Nakuha man sa espionage, sa intelligence, ang mga communication, nahipa ko sa aeroplano ng nasakyan. Apag nao pa si aeroplano, musunod na siya siyang service vehicle nga convoy ang hintakbo, gitakbo siya sa tulong at 5 kamisals. Gikan sa US, ang ubang news, naman, US drones, ang ubang yung US helicopters. Napikas ang lawas ni Qasem Soleimani. Tumi ka lang story short, kakubot ang Iran, nagnating Iran gumawas. Iyon ang Iran. We have already identified 25 US targets in the Middle East. Their embassies, their US bases, and mga lugar kung na idahang Amerikano. Tubag post Trump. If you attack any American in the Middle East, we have already identified 52. 52 Iranian targets. And we have just spent $3 trillion on new US weapons and ammunition. And we will strike hard and fast. Pagkuba ang mga nasod sa kalimutan, kakabuang-buang sila, iningon ni Trump sa Iran. De-escalate the crisis, de-escalate ko sa man, iminus ang gubot, de-escalate. Karon, ang Iran, naalagay ng saving face ba? Gusto nilang mabawas kayo, manawag man nilang amor propio sa Iranian leaders. Kung di sila mabawas kayo, sikat ko dito sila minis. Ang ilang ipauwan ng 22 kamisals ang US military bases in Iraq. Kauwanan nila. Una ilang ipalita sa ilang Iranian media, Iranian news. 80 ka mga US soldiers patay sa atong atake dito sa US military bases sa Iraq. Butang mabot si Trump sa Twitter account, no American was hurt. No American was hurt. Una, usap ko kay masa ito na hinabong nun ato, dihay nitugpa sa Tehran, Khamenei International Airport sa Tehran, aeroplano, Ukrainian Airlines. Nitugpa pa, wala pa maigo, nitugpa pa. Unya, January ito man ito, huwag ko masayo, 2020, bago niya itong urasa, nalintira ang Iranians sa US military bases sa Iraq. Ano mga urasa? Hours before ato. Unya, ka-expect sila o reprisal. Kung saan mo ng reprisal? Ka-expect sila mo baos ang US o tira sa Iranian targets sold sa Iran. Matong, alit sila, alit. Tanaw sila sa kawanangan ilang military defenses, air force, ka bantay. Karon kahing lupad pa ng Ukrainian Airlines, singular ka. Matod pa sa account silang Air Force General, they had only 10 seconds to decide to shoot down the incoming object in the air or let it pass. Ang ilang tanaw ko no sa mga Ukrainian Airlines kay cruise missile man. No, na nasa counter sa news. Ang ilang tanaw, cruise missile. So they have only 10 seconds to decide to shoot it down or sila'y maigo. Agipos ang motor. Naduha kami sa lintag po sa Ukrainian Airlines. Kaya nga nung natuwa sila cruise missile to. Ang direction ko sa Ukrainian Airlines kay padung man sa sensitive military camp na naasa tira. Dito kuno pa doon, niya may cross missile. Dito ba kung Ukraine? Naman ni kainit niya sa inyong away, inyo tayo i-close ang airport. Ano nga yung tukpa ang mga aeroplano? Huwag mo lupan? Huwag man po i-close. At di man lang gusto nga ma-alarm ang ilang mga tao. Nakaroon, may puto itaw ng Ukrainian Airlines. Pag puto, patay itaw ng 168 ka mga pasahero ang sobra na na mga crew. Araluya kay duha kami sa lenigo niya confirm na ron nga mo gito. Pero sa kahinol ka ay pa ang Iran o US. Niingon ang Iran, mubaos kami, mubaos. O niya ang US kung mubaos na mo, among tirahan ang Tel Aviv o Haifa.
Kailan mo na una, basta ilang tira ang Israel, mulabi, mulaban nila ang tanang mga Arabs o Muslims. Inga na ila. O yung sumunod niyo po, ang pong apilo ng Dubai. Ang Dubai na may British base niya. Ang Dubai na may British base, o niya ang Bahrain, British man yun or French. Basta na yung mga French o British bases sa Dubai o sa Bahrain na mga aliado sa Saudi Arabia. Karon, pag-ingon pa ni kami ni nga ilang tirahan ang Tel Aviv o Haifa. Unsa man Tel Aviv? No, di na kapital sa Israel. Ang kapital nun is Jerusalem naman. That is another big city of Israel on the Mediterranean Sea. Formerly, mo ni kapital sa Israel. So, pang Jerusalem ay mong kapital. What is Haifa? The third biggest city of Israel on the northern part near the Lebanese border. Mo ni third biggest city. Tubak, konsilitan niya ho. Oh, if Iran harms Israel, that will be the last time Iran exists. Can you have nuclear weapons? Israel has nuclear weapons. Kaya ko nga, lah, kuya, 1 minute. Ay, kung mga naso na minaw, lain naman yung awaya, mura magkakatako. Pero ikso, hinog na minaw. Sa kasulatan, siya ba Yahweh, di yun mohimog hitapo, nga di kapangan niya pang tilod niya katawan. Busa, kung tilod niya katawan niya ba Yahweh, magtuon doon tras mga dagas panahon, in view po sa hitapo sa kalibutan. So hinugduman na to, sa akong tuon, I might be wrong. So you study also, ako lang yung iser ninyo. 1948 plus 17, that's 2018. Another 10 years, kaya by reason of strength, ang one generation, mahimo mang kutsinta ka to eh. So 2028. Ong tanaw ni mong dagan doon sa US, divided kay US between Republicans and Democrats. Bako pang na-impeach si Trump sa House of Representatives, hindakan na roon ang articles of impeachment to the U.S. Senate. Ni-take off ng senators with the presiding judge nga Chief Justice sa Supreme Court sa U.S. to begin impartial trial kuno sa impeachment charges ni Bush. Pero daghanang ningon, it will be thrown to the thrown lagi ang impeachment charges, thrown into the archives kay ang Senate controlled by Republicans. So deeply divided ang US. Karon igsoon, paniigil mo dagan sa US, dagan sa China, dagan sa Russia, dagan sa Europe, labi na yun sa Middle East. Nga naman, nga maniid man, baligtas Luke 21. Luke 21:36, Luke 21:36, kung sa'yo ngayon, watch! Magbantay! Ang problema na ito kay kanon i-watch kay NBA, soap opera, debate sa mga Facebook. Unya, wala nang kabantes na kung hitapos kalibutan. Wala na usbang inyong mindset. Gusto kang makalingkawa sa rita kong paras kasamok? Kamay ng utana. Nga nung iso disuron, nung niya, so di sa tangluwason, nga nung maliliwason, tatiditso. Uy, niya, wala kong tanahan. Nga so kung iso disuron man, nga ningon man, or yaw, isulap na, or damay mong gila, ngayon mo bang iso disuron? Iko, a question. So, sa may tubak na mga nga nung iso disuron, gilisod-lisod pa tao, ha? Gipinig sa tinod iso. Kung nakasabota sa itong kaugalingon, maumota sa mga pangutana. Ganyan naman. Kita na gikaloyan, kita pa'y takagrason. Kung wapas Yeshua ni pakamatay dito sa Golgota, kita'y mamatay. So kita ka tak chance nga mabakong atong kinaboy pinagin ni Yeshua. O si Yeshua mutubag, gantos ka ni kong may sala, kamo pang naay dagat? Giluwas na mo, kamo pa'y asyoso? Diba? Giluwas na mo, kamo pa yasyoso. Kaya blimong pangamahan. O kaya higong mga nung lisod-lisuron pa. Huwag yata lisod-lisuron. Ang gusto lang yun ni Yeshua, kaya bayawin. Now we have to make a choice. Informed choice, guided choice by the Spirit. Kaya kung imong basa ng libro nga Great Controversy ni Sister White, ganon gi-allow ni mo ang kahintang naturon. Because it's all started in heaven. Revelation 12. Dihag akong gubat sa langit. Satan and his angels versus siya ba Yahweh ang angels. Unsa acquisition ni Satan dito sa langit? Batok niya ba Yahweh ni Yeshua? Nagas librong Sister White, The Great Controversy, Why Was Sin Permitted? Basahan nyo na Nixon.
kinanindutan ng diskusyon. Ang issue din nining is not only for this planet, but the character of Abba Yahweh is the issue. Gi-accuse ni Satan nga tayrota, tyrannical, unreasonable. Nga no kuno ang palaw dapat kay usang kontrolon ang tibuok universo. So nining mo sa Abba Yahweh, it's for your own good. The laws are blessings to us. Unya ang uban kay tanos balaod kay to control people man. So pasara ninyo sa great controversy. Why was sin permitted? Nindot kayo na diha ko gasugodok. Kinalamian ko rin sa chapter. Kinalamian na chapter. Taka sa balista, na basahan rin. Why was sin permitted? Ngayon mo nyo ka. What a revelation. Unya mo man na makasabot na ka. Mau di ini. So if Yeshua suffered so much kawan saya salah, kita pwede mo suffer? Mau na nga itong una-una ni Zon. Malipay planeta. Kanirang planeta hagyan ni Abba Yahweh pinagi ni Yeshua. Sa kadaghang planet sa universo, kiniragi pagkamatay ni Yeshua. Meaning he loves us very much. Ang problema naman, ang uban gustong mamamangka sa dalawang ilog. Enjoy the world and have eternal life. Di man ang mahimo. Kaya man po hindi mamamangka sa dalawang ilog. O niya ang gipasagisaan ni Yeshua, wala imposible ni Abba Yahweh basta kayo musalik yun 100% ni Yeshua o ni Abba Yahweh. So, ang pangunta na kinsa ng big tree, ang tubag, Israel. Kanos ang Israel na himugsong balik isip nasod? 1948. If you add 70 years, that will bring us to 2018. Another 10 years, kanimun man ang Salmo, ang 1 year, I mean ang 1 generation, 70, by reason of strength, mahimong 80. So between now, between 2018 and 2028, bantayin ni Nelson. Bantayin kay lahit yun ang dagan ron sa kalibutan. Matingata. Kasi itang matutbot ato din sonok. Ako sa pala lang sonok ng buwan. Asa ka mangit ang sonok ng buwan o panahuman? Na ilang resort, kuya raba nga silang resort. 40,000 na stranded ka tourist. Nas New Victoria, sa to, South Wales. 40,000, 400,000. Kami yung 40,000 na nabasa. Ngangan sa ilang resort, murang Eden. Eden. Di na mula makahawa kay nagtanang agianan roads. Nagsuga naman ang mga kahoy yung mga building. Adi na sila sa dagat, gipagir sa evacuation. O na ningon ng Brazil, ang aso ko no sa Australian bushfires niabot na sa Brazil. Niabot na sa Brazil. Layo na, sumikas na. Sa ito, pag-rapping ko ng sunok, abot na ko sa Brazil ang aso. O niya, kita na, pag-upot sa tanong huwaw niya rin pila kabuan. Basahan niyo South Africa. Sa South Africa na ay mga lugar nga naghuwaw, nag-famine, wayuwan. 5 years na. 5 years to 6 years. Basahan niyo, nakurat ko. Uy, kuyawa. 5 years? Basahan niyo. 5 years mag yun. Una, nag-ilinya sila dito pang na yung mga tubig nagdaba o mga ayuda gikan sa mga non-government organizations. So, yun na, 5 years, South Africa, famine. Ingon ko itong mataw dito, at this time of year, kung ano ko no, nata ko no, mga nagkananan na ilang mga anihunon ng mga wet, mga pagkaon, habay anihon nila nga, wak man ganit ulit tubig. 5 years. O niya, labos na yung zona na itong kinadakuang bantayan, ang batasan ron sa katawahan. Kaling tanang hinabos kalibutan nga itong ibatayan, labi na yung batasan sa katawahan. Panalita. Pila ba ito nakita ang mga tao, mga lakaw, mga mall, mga kalsada, na mauwa mo natang makita ng mga paa, labi ng mga budget. Karoon, hindi man paari, pagkita, kigul. Tuo mo din. Kadakahan rong kigol higit na kung kaita pa ng awo. Ngano ba itong ilang mga ibang display na ilang diyan na i-display? Indecent exposure, so rampant. Ano din? Sa una sa ako pa'y elementary, ang nga ay tato, ang gusto na unang ikot presuhan. Di ba? Kita mga idaran, di ba mo na itong mindset sa una? Wala na, tato, aki ka na sa presuhan, aki ka na sa munti. Karoon kayo, status symbol mo ng tato? Status symbol ang tato. Di alam may bayang ganda yung motor, yung paang puti, na punong tato. Di rin mo siyang kilid lang na puting motor, punong tato. Di hapo eh, ningat to sa Alta Cita, ipalit ko one time of shawarma. Di hapo ni sunod, Amerikano. Puti, iyang tibok lawas, naong nalaywa mapil sa tato.
Na pa'y kasulatan nga nagsulti ana, nagbawal ang tato? Naa sa Leviticus, naa sa Deuteronomy. Nga nung ibawal ang matanang tato? Ikso, ang ingos uban, makaraot sa panglawas. Medical science, nagpuro ba na makaraot ka? Ang biblical explanation, naa ginili. Pero, huwag mong mas ang original history sa tato. It was part of pagan worship. Kita mo na nang nailangan sa mga salina, nga ancient na salina, nga ang mga pagan worshipers ilang naong gipang tatuhan, gipang ruwingan. O niya, another explanation, we were created, according to Genesis chapter 1, we were created in the image and likeness of the Creator. Karon kung ang lawas na punong tako, o na nagtako, ang itong image, gini naman image of the Creator. Kinsa namang image? Depende mo sa inyong gitato. O haas na image of the snake. O kaliwas imong gitato na image of the aliwas. Tili na image of the Creator. Sima na mahimo? So, sato. O niyaon sa pa? Sa kalibutan ron, ang usa sila na nga hadlok yun, dagang nasod na nga nipasar sa balaod, nga okay na ang same-sex marriage. Hadlok ayun na. Hadlok ayun na. Kaya nga naman, meaning, ang balaod, mura nagong niya usog na. O niya ang kalibutan, dili na na mahimo nga mungon ka ka, sunod-sunod naman tas gobyerno. Agay mo niya kusul kaya pa, we would rather obey Yahweh than man. O niya, alain pa yun. Kanibitaw, mga tao, naghani mong nakita ang karon na dili pa kunsa, mapinga ka, saktong income, pero mura ka kalisot. Ay, di ba di ay? Covetousness is the language of the day. Unsa man ang covetousness? Kanaman na lang kang maikag na nagitukwa na po bisang way beyond your financial capacity na. Way beyond your financial capacity. Ingon ang uman, nahulog ng suod ang tanang loan. Musa nalang wak mahapsod lig loan. Unsa man nga loan? Poor loan. Grabe dyan yung dadhana ng utang lipan right. Nga naman, that is covetousness. Di ba tinunig zon? Ang uban nakita nga, ang picture na rin kayo, wak pa man kayo, ang artista nga ilang gihangin ng model. Aka na nga buhok, akong gusto kay pagputang sa buhok nga, nariban, natulid nga, eh muna-una, sama rin sa artista ka, wak pa. Di ba tinunod? O niya, ang sunod po, ang mga style sa mga kalsunis ka ron. Matingan ka. Sa una, mag-uultang na igisin. At ang tapakan. Karon, mag-uul ang mga bahay uban. Kung may gising, gising ano yun? Pamulang yan, kasi yan kay rong mahalin. Sa pagpalit, daanak. Pagpalit, di na mahalin rong na may gising. Mahalan rong na sa mga... Ang mga halin, gising. Sa una kang may gising kay... Di ba tamo palit? Kung ano saan yung mindset sa mataw rong... Kapilang ko mamandong sa among opisina. Uy, nanong na yung mong sinina kung kasunis na may buslok? Bawal sa civil service niya. Ako'y pag-ingon pa, sir, datos itsar ka rin. Ako'y lang ingan eh, nanihilong ako. Ang itsar, mo na yung implement sa civil service laws. Na yung gisi sa paa, na yung ba na gisi sa tuhod? Na yung ba yung kinaghang gisi? Eh, mausap ni kalimutan nun. Ang moralidad sa tao na usog sa dito. Napilain. Ako ba ko bihan kayo ang sili, dagandagan to maintain their figure. To maintain their, no, may manakok yun, manak. Pero ang nahina mo, they are maintaining their figure at the expense of ubang butang nga himuon. Mura pag narahal tanaw silang kagalingon nga, dahigon sila sa tao, gadahan sila sa tao, o na malipay sila kay di ganahan. Grabe na ko rin ipalit yung sinina bago, kaya sulok yung sinina, pagkuli ka bago ko, o may lamit yun akong sinina. Ano man? Huwag yun ingos, opisina, bisa ko sa ngalamiya, marahin mo sinina. Huwag sa malipay, kawa ni-appreciate niyo, why did I? Mauna na, ang Facebook, mga online, kinakusugan. Kay once ka nahang mo like, proud siya ka nahang ni-like. Once ka nina nasuko, magpungot siya nahang nasuko. Exalted time. That is covetousness. Ang covetousness, usag yun ang exalted, ganahan tagdaigon. Ganahan tagdaigon. Una sa kasulatan naman, pagdahin, mauna ay makapaangin na muna po atong garbo. Una ang garbo, din siya bayawi, malipay anak. So, exalted, hinugdumi lang. Atong hunumduman na mawa atas kalibutan. Teach us to number our days. That we may apply our hearts unto wisdom. Before I sit down, nainom na ko ng merli, istorya mo eh. Tinungod bitaw rin, no?
kini nga tong huna-huna, kita na siya ni na to. Nga naman, after two or three generations, wala mahinundong na to eh. Dito sa Black Rising sa unas na ang kapitol, diyan yung usa ka director sa civil service. Kinsa yung mga tayong tinilihan sa? Huwag may nihan sa akin. Huwag mo pinigong ba? Kani, bright, bright. Alangan rin mo. Kamang mga bright. Yan yung pangutana. Give me the names of your father and mother. Sirit sila. Ma, father and mother. Oh. Grabe po, kakilas din sa father and mother. Pagsunod, pangutana. Give me the names of the father and mother of your father and mother. Meaning, names of your lolo and lola. So, dihapon. At sunod, pangutana kayo. Give me the names of the father and mother of your lolo and lola. Daghan ang wakatupa. Daghan ang wakatupa. Pagsunod pa. Give me the name of the lolo and lola of your lolo and lola. Hawaan niya dyan natatupag. Bisa ko sa. Sa ato mention, after three or four, two or three generations, malimutan na ta sa atong kalimutan. Muna nga, kita rin naghinubra sa pagbilin na itong kamalingon. Pero everything will be forgotten. Muna, di ka mo to, hala ko naman. Kinsan ni Boss Gansa, lolo o lola, sa itong lolo o lola. Muna. Ako, wala kong ibaw. Tama na po nga sa kong lulong luna. Ang inahagamahan sa kong lulong luna, wala na rin kong ibaw. Kung kitaw niyo. O nang kitaw sa ito, sobrang at bilib sa pamalingon. Pero kung nung nung, pagkagamay na rin sa kong kinabuhi. Mura na rin ko gamay na sugilan nun sa usang adakong sugilan nun sa buong universo. So with that, ako hinumduman. Huwag yun na ikapanghabog sa ito mga niya Yahweh. But rather, we have to love Yeshua with all our heart and praise and worship Yahweh with all our heart, with all our strength, with our might, with all our might. Kaya siya ba, Yahweh na doon si Yeshua ay atong link to eternal life. Hallelujah.